Ngayong araw, ipapakilala ko sa inyo ang isang motorsiklo na may napakaangas na tindig, isang one of a kind at bihira mo nang makikita sa mga kasa dahil na discontinued na isang 2017 model, bago pero lumang motorsiklo na 115cc ng Yamaha. Ito ang Vega Force 115 FI. Nagsimula ang puwersa ng Vega sa Yamaha Legenda, o mas kilala na Jupiter Z sa Indonesia at Vietnam, Vega naman sa Pilipinas at Spark RE sa Thailand. Ang series na ito ay ang mga underbone motorcycle na gawa ng Yamaha para sa Southeast Asian market at ipinakilala noong 2000 hanggang 2003 bilang SR Legenda 100cc kapalit ng SRX na lumang version nito. 2003 hanggang 2005, in-enhance ang makina, ginawang 110cc Jupiter Z ang motor na ito. At pagdating naman ng 2005 hanggang 2010, isang 110cc pa rin pero ginawa facelifted ang version na ito. Pagdating naman ng 2010 hanggang 2013, Legenda 115cc ang inilabas ng Yamaha. Nagtuloy-tuloy 2013, nagkaroon sa atin sa Pilipinas as Vega Force. Fuel injected na ito at ito ang pag-uusapan natin. Bakit kukunin mo pa rin ang isang discontinued na motorsiklo samantalang napakarami namang pwedeng makuha na higit pa sa motor na ito kung tutusin? Bago natin ituloy ang video, inaanyayahan kitang mag-like, share and subscribe sa ating YouTube channel at paki-follow na rin po ang ating Facebook page. Andito na nga tayo sa Premio, dito ko nakita yan sa Barangay Nueva, San Pedro, Laguna. At dito sa Premio Motorcycle, mga bossing, kompleto sila dito. Multi-brand sa to, kahit yung pamasada, pang trabaho, meron sila. At para sa isang motor na napakaganda talaga sa paningin ko to, no? Kasi unang tingin ko rito, akala ko China. Yung pala naalala ko, ito pala yung Yamaha na Vega Force noon pa. 2017 model ito, pero nagkaroon tayo dito 2013 sa Pilipinas. So yung mga ganitong style, classic na to. Very rare na po ito, wala ka nang makikita nito na brand new. Sa mga kasabihira na lang, dito na lang po yan. Kaya kung napanood nyo yung video na to, huwag nyo nang tapusin. Puntahan nyo na agad kung may oras pa kayo, kasi napakababa lang ng halaga na ito. 67,500, meron pang bawas na 2,000 pesos yan. Yun nga lang, syempre, komo ang motor na to ay matagal na dito, stuck siya. Pero fresh, hindi pa nabubuksan ng makina, hindi pa pinapaandar. Yung mga gulong nito, mga bossing, medyo magpapalit ka na rito. Unang-una mong papalitan yan. Kasi nga, yung mga goma niyan, na-expire din po yung mga gulong. Makikita mo naman, kitang-kita mo na talagang pinaglumaan, mga bossing, yung gulong. Ano? At kung titingnan mo, nahahawig yung forma nito sa bagong RSX ng Honda. Kung popular kayo sa motor na yon, ito siya, RSX 110cc din to. So halos parehas lang ng cc ang motor na yan, pero iba pa rin tong Yamaha Vega Force. Tumataas kasi lalo ang market value ng mga motor, lalo na pagka extinct na yung motor. Wala ka nang makikita, nag-iisa na lang siya, o kumbaga rare na. Wala ka nang makikita kagaya nito. Mas tumataas po yung halaga niya sa market. Lalo na ganito, makukuha mo siya ng brand new.
Naku po, baka mas maibenta mo pa to ng mas mataas pa sa halaga niya kung magkano mo siya nabili ng cash. Ito ang kauna-unang fuel injected system ng Yamaha pagdating sa mga underbone category nila, lalo na sa mga maliliit na displacement. Meron itong 115cc, 113 to be exact, air-cooled single overhead kamang makina nito. 4-speed po ang kanyang manual transmission at kayang sumipa ng 9.9 horsepower at 9.9 Nm of torque. Discontinue na po dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa tuloy-tuloy ito at napakarami pa pong kulay na inilabas ito sa ibang bansa. Kaya kung kukunin mo ang motor na ito, mahihirapan ka sa pyesa, pero pwede ka namang umorder sa ibang bansa ng mga pyesa na ito. Yun nga lang, may kamahalan syempre. As you can see sa kanyang panel, very basic, analog type, walang masyadong fancy electronics. Ganon din sa mga buttons, direct to the point, high and low beam, left and right signal lights. At sa kanan naman, wala kang makikita niya kundi busina mo. Naka 4-speed manual transmission to, kaya piga ka lang ng piga ng silinyador at tatapak ng cambio, ayos na to. Madali lang to pag-practisan kasi hindi ganong kalakas ang makina. Pwede sa mga newbie rider ang makina na to. Ay kagaya din ng Yamaha Sight na yun na nga yung ipinalit dito sa Vega Force mula nang na-discontinue ito. Alam naman natin na ang Yamaha Sight ang isa sa mga pinakamatitipid na makina ng Yamaha at umaabot ng mga around 68,000 km ang tinatakbo nito, ah. Sa gas consumption yon mga bossing, napakatipid noon para sa isang daily commuter na naghahanap ng isang cost-effective means of transportation, mapamalayuan man yung biyahe o kaya naman dito sa Metro Manila gamitin. Ayos na ayos din pang singit sa mga traffic yung mga ganitong klaseng motor. Naka-disc brake ang harapang gulong at sa likuran naman ay naka-drum brake. Magpalit ka na lang ng gulong pag ito ang kukunin mo. Syempre naka-mags na po, kitang-kita naman, pwede mong ipa-tubeless ito. Pwede rin tube type kung gusto mo. Parehas po 17 ang mga sukat ng gulong na to, harap at likod. Naka-double shock sa likod at may mga maladahon na side mirror. Kitang-kita mo yung nasa likuran mo, very visible mga boss. Ito yung mga nawala na sa motor ngayon, ito. Yung part na to, napaka-importante nito para hindi mapaso yung paa mo, lalo na pag mahaba yung biyahe, mainit masyado yung makina. Ito yung nagsisilbing salag sa paa mo para hindi dumikit sa makina. Minsan pag nakachinelas ka, mapapaso yung paa mo rito pag wala nito. Ito yung mga nawala na sa mga motor ngayon, lalo na sa mga semi-automatic. Lahat ng ilaw na makikita nyo dito mula sa kanyang mga turn signals, pati yung mga headlight niya mga boss, pati yung daytime running light, bulb type po yan, dibumbilya po lahat. Ito yung high and low niya sa may head. Pag niliko mo yung manibela mo, susunod ang ilaw, yan ang high and low beam ng motor na ito. Sa likod naman, sa taillight niya, bulb type pa rin po yan, napakalaki po, kitang kita, very visible ka rito. Sa grab bar, ayan, basic din, ano, simpleng simple. At sa kanyang tapalodo naman, papunta sa kanyang taillight, ayan, ganda ng forma. Sa kanyang susian naman, integrated na po ang inyong seat opener dito. So, pwede mo din siyang ilock, may key shutter na po yan para iwas nakaw o tungkab sa motorsiklo nyo. Malambot din ang upuan, pwedeng-pwede kahit malayuan yung biyahe. May tapakan din ang angkas, syempre, para sa inyong minamahal na misis. Yan ay mabibili mo dito sa Premio Barangay Nueva, San Pedro, Laguna. Puntahan nyo na siya mga bossing sa halagang 67,500. Meron pang discount na 2,000 pesos pag binili mo to ng cash. Dito yan sa Premio Motorcycle.